comfort hero nilang sa balance, pero Undrafted as well kasi comfort hero nilang balance dito. So that is a respect ban together with the Joe. Respect ban as well, mga Tambay, pero Etna Undrafted, mga Tambay, para sa kanilang second ban. Banning that Pablo and Koopa for the first ban, mga Tambay, pero tignan natin sino ba yung ban nila for the second ban. Pakito, open ang Matilda. Dami pwedeng naman dito, pero Selena pinili na dito iban. At ito, tignan natin dito sa SB Empire kung ano maging force na nila yung mga Ito na yung Matamba, yes, Matilda for the first pick for SB Empire. Samantala, Undrafted for the first and second pick. Let's see, mga Tambay, na kung magiging mainit, maganda ng ating bakbakan. At na, first and second pick na ko, Undrafted, mga Tambay, kasali sila sa ating qualifiers ng ating season 14. At sila nga po ay nakaabot sa ating top 6 spot. Kaya naman po, eto, sila po ay direkta maglalaro sa ating single round robin. Pakito to garib Fovius, first two pick ng ating Undrafted. Pakito yung Fovius. Eto naman dito, available dito. Ang ating Alice na natin dyan, magagamitin nila. Andayin pa dito available. So, tignan natin dyan para sa kanilang second and third pick. Esmeralda. Kailang magiging 4 at syempre full laner na Esmeralda. Yes, at na Matambay, syempre to counter pick that Pobius na meron nga ating Undrafted. Picking that Esmeralda is a good choice indeed, mga Tambay, together with that Eve. Pero eto na, Xborg is available. They can pick that, mga Tambay, to counterpick this Eve na meron nga SB Empire. Lapu-lapu as well. Pero meron silang Pakito, so I don't think na medyo viable pa yan. Siguro nako-core na lang ang hahayaan nilang kumontra nga dito sa Eve ng ating SB Empire. Well, Ling is available. There you go, of course. Ling na pipiliin dito, mga Tambay, ng ating Benogo. Pero outplayed ang gagamit. Di atin sigurado yan, magpapalitan niya. Pero Kanashi, binan na rito ang kanyang Roger. Samantala, eto na, mga Tambay, SB Empire for the last ban. Nako, maraming available dito para sa isang Kanashi. Meron pa siyang Hayabusa, Lancelot as well. Pero tignan natin. Eto na, mga Tambay, syempre. Para sa ating last ban ng ating SB Empire. Natin kung makapaban ba dyan. Pero alis muna ang ban dito para sa kanilang position 2 o container dito sa Undrafted. Yes, sabi ni Alteo Agdan, good luck my Benogo, good luck Undrafted. Sabi nga rito, pero si Benogo, yes, ang core nga, mga Tambay, ng ating Undrafted. Samantala, eto na. Uy, Farsa! Ang pipiliin dito, mahusay, mga Katambay. Roger Racker available dito. Tignan natin yun na. Para kay Kanashi. Pero available din ang Hayabusa. Bane na niya. Tignan natin. Pandora dito. Gawin ko sa Ruby. Pwede. Pero Hayabusa din. Tignan natin. Ilalak na ba? Pwede rin YC pa close. Pero Hayabusa na ni Kanashi. Lock na. At Pandora dito. Going to use the sustain dito. Na ating back siya. Pwede ah. Et na, mga Tambay, na ako. Yuzong indeed, mga Tambay, ni Pandora. Nilabas na rito. Nako, magiging explosive indeed to, mga Tambay, nako. Pag pumasok ng Dragon together with Pedro Airstrike, talaga napakasakit ng kayang ibigay nating SB Empire. Samantala, Undrafted naman dito. Aiming to get this Sylvana for the post 5. Itutuloy nga ba, mga Tambay? Let's see. You know, Joe ang pipiliin dito. There you go, mga Tambay. Complete na line-up natin para simula ng ating game number 1 best of 3 series na ating SB Empire labas Undrafted. Simulan kagad natin ito in 3-2-1. Let's go! Na. Siyempre, pause muna tayo, mga Tambay. Pakita mo na cellphone, magkabilang kupunan. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. At ito na nga, mga Tambay, siyempre, let's get back
into the game. At eto mga tambay, bakbaka na. Eto mga tambay sa ating game number 1, best of 3 series ng ating SB Empire. Laban sa ating undrafted, malupit, matindi. Bakbaka na inasa natin na masasaksihan. Kaya panghinihintay nyo na ako i-download nyo na rin ang ating napakalupit na application na like-collect nyo, like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nating kalimutan na itag ang ating tatlong tropa para magkaroon kayo ng chance sa manalo. 500 pesos via GCash. Yes, mga tambay, mamimigay po tayo 500 pesos via GCash. Pag umabot nga po ng 500 ng ating mga viewers, saan pang hinihintay niyo mga tambay, i-share niyo na ang ating stream para syempre, nag-enjoy ka na, kumikita ka pa. At ito, pakilala natin, malulapit na players for both teams. For the side nga po nating SB Empire, nandito nga po Ogwen, kagamit ating Matilda. Karo naman po para sa ating Esmeralda Storm, para sa kanyang Eve Kanashi, para sa ating Hayabusa at Pandora, para sa ating Yuzong. Pasay dito ang ating undrafted. Pinogo para sa kanya Ling, Milti para sa kanya Pagito, outdrafted para dito sa kanya Park sa Grams Basala, para dito sa kanya Povius, and siyempre si P para dito sa kanyang Chu. At eto nga si Madam Levy Tuason, sabi niya rito, shoutout sa mga paasa Yakumonti. Yeah, shoutout tayo sa mga paasa dyan. Naku, ganyan naman talaga yung mga babae na yan, mga paasa yung mga yan. Pero eto na, si Altea Agdan, sabi niya rito, go my Binogo, good luck undrafted. Nagbigay nga siya ng 35 stars. Maraming salamat po, Madam Altea Agdan, sa inyong pinagkaloob ng 35 stars. Napakalaking tulong po niya para siyempre pandagdag pa premyo dito sa ating torneo. Pero eto na, first blood nga, going in favor nating SB Empire. Magkakabakbakan ba? Chu, papasok dito ng ating B. Nako, si Perks XC indeed mga tambay. Pero outplay dito, siyempre mga tambay, with his Farsa. Pero eto, Kanashi doing his things mga tambay. Nako, manage to pick up nga ang ating Milk Tea. Beautiful play coming sa ating Kanashi. Nako, 2-0 kagad score na natin. Favor yan, ating SB Empire. Same goes dito sa ating goal difference mga tambay. 1K goal difference going their favor. Medyo maganda, pinapakita panimula ng ating SB Empire dito. Pero eto ang ating Perks XC mga katambay, trying to contest this turtle na meron nga dito. At nako, magkakaagawan ba? Dahil eto, undrafted mga katambay, planning to contest this turtle, pero soul bloom activated para sa ating Ogwen dito. Spotted nga ating P, takbuhan ba? Nako, eto, medyo delikado. Magkakatraso ba? Soul bloom dito, tumama na. Pero hindi masyadong masakit. Nako, Chu, wala ka pang Way of the Dragon. Huwag ka masyadong maasim dyan. Delikado yan. At ito na nga, Chugi para dito. Tamang Tanchela muna dito ng lakas. O Gwen, ang yan nga, providing vision kung may gumagalaw ba dito ng ating turtle. Pero kuha muna dito ng anilang mga pups. Bumaba dito ang ating Link. Trying to snatch si Pandora dito. Tignan natin kung mamamatay ba si Dragon Balls. Ginamit na out na muna. Yet, ang ating tropang si Pandora. Bottom lane naman dito. Dito sa gawing turtle. Eh, kinukulit na nga dito ng ating si Parang Kanashi. Ang ating turtle. Pero nandiyan si Parang P. Nandiyan na rin ang ating si Binogo. Para sa ating turn na meron na bullet starfoot. Nakapita nga dito, controlling is Chu at mamamatay dyan si P together with both Qs. At ito, hindi pa sila tapos dito. Esmeralda dito, sinapak dito. Pero turtle is still on the side dito ng ating SPF and YC dito. Pandora babaksak din kasama ng dalawang hero ng ating undrafted. Yes, mga tambay, at eto nga, Pandora is down, pero Kanashi managed to take the turtle, pero eto, lulusot pa ang ating Kanashi with the shuriken toss, pero eto ang ating piece, Perks XC, nako, planning to take life of Kanashi with this last, syempre, ang ating dragon na dito ng ating show, pero eto, magkakapasok ba na kunakbak yata rito, mga tambay, para dito sa ating Kano, sa kanyang Esmeralda, pero hindi, papasok muna rito with the shadow kill ang ating Kanashi, pero hindi masyado masakit, hindi niya patinuloy ang kanyang shadow kill doon, nag-hesitance pa siya, alam niya hindi siya makakapatay with that level 1 ulti na meron nga ang kanya ritong Hayabusa, kaya hindi niya muna ginamit siya, mga tambay, samantala, Way of the Dragon tinipid din dito ng ating Chu, pero eto, Pobis, mga tambay, nasa middle lane natin, spotted nga rito, 2 members pataakyat na, nako, planning to take the life mga katambay dito ng ating Farsa, pero eto papas na ang ating Soul Bloom. Sir King Eagle gagamitin ba, pero tinipid pa, nako, sayang ang pagkakataon to take the life ng ating Farsa. Totoo yan, at eto na nga dito ang ating Esmeralda together with the paring Stone, pero eto out na muna yan ang ating Chugi para na si paring P, at dito na nga hindi naaabot dito sa ating high cut ng ating Esmeralda. Balik agad sa linya, tatlong hero dito nasa taas, nandiyan naman ang depensa ng ating Farsa.
together with your Ling. At eto na nga, bumabato na Feather Airstrike na kumitas yung Iga. Sinurvive dito, pero mabubuhay. But tingnan natin, using the Phoenix Form, mamamatay pa rin dyan. Pero tingnan natin ang ating Ling dito. Pumapalag dito sa ating Esmeralda Temple sa Blade. Gagamitin, sumubok, sumundot. Pero kinokontrol dito ng ating YC, ang ating teamfight para rin sa ating backline. Pero mamamatay pa rin dito ang ating parang si Karu. Pero YC dito, grabe. The heal, the Black Essence, talaga ng baon na baon. At eto si parang Fovius. Naku, wala siyang matalunan. Nandiyan ang ating Matilda. Using the guiding with Ben niya, suporta na kanyang tropa. Bips, at eto, mamamatay pa rin dito si Pandora in 16 seconds. Pero eto, makakatakbo pa nga, mga tambay, ang ating Matilda. Beautiful play coming dito sa ating Perks XC sa kanyang Way of the Dragon. Managed to pick up ang ating Yuzong. Medyo malalim doon ang ating Pandora. Considering, mga tambay, na nakalinya nga siya dito sa bottom lane. And nakarating siya sa top lane tier 2 threat, mga tambay. Masyado malalim kalaman dito. Pero Binogo trying to secure this turtle, mga tambay. And second turtle natin na kumakukuha nga ng ating Undrafted. Pero still, ang gold difference natin and kill totals nasa side ng ating SB Empire. 7-3 ang ating kill totals dito, going their P-Bor. At same thing din naman, mga tambay, almost 2k gold difference going their P-Bor as well. Pero eto, Kanashi tamang ikot dito. Naku-rubing in din, mga tambay, getting his farm dito, mga tambay. Pero wala siyang red buff, surprisingly, mga tambay. Pero blue buff available, kukunin niya na to. Samantala, walang lumilinya dito, mga tambay, para sa side ng ating Undrafted. Naku, medyo nasumali yata to. Nabasig na, 3-1 turret sa bottom lane. Pero eto, ang ating Pandora, pabalik na sa kanyang linya. At mukhang balik laning muna ang mangyayari dito sa ating backpackan. Samantala, oh, Gwen, tamang takbo dito with the soul blue. Pero eto na, mga tambay, Way of the Dragon, ginamit na para makatakbo. Pero makakatakbo ka, papasukin ka, isang one hit ka na lang. And he will fall down, mga tambay. Perks XC, nadali na rito ng ating Karu. Pero eto pa, sama pa ang ating medyo delikado nangyari backpackan dito. Eto, tatakbo na, Jump Jump Brothers, meron ka ba? Sige, tumalong ka, pero mamamatay ka pa rin sa kamay ng ating Pandora, or rather ng ating Karu, nasa kanyang Esmeralda. Beautiful play coming from SB Empire. That is a 2-for-1 exchange going their favor. Plus, nako, eto, the chance to take down this turret, mga tambay, nasa kamay nila. Pero ikaw, nako, dumidepensa ka ba? Delikado ka na, at mapapauwi na naman dyan ang ating Farsa. Grabe, the harassment coming from Esmeralda. And syempre, sa rotation din ng ating SB Empire going to the gold team. Talagang inuhold nila dito ang pera ng ating Esmeralda. YC, even the YC dito, nag-upumit na, pero bottom dito ay magbabakbakan ang ating Ling at ang ating YC. Nako, tignan natin kung mamamatay pa. Pero I think dito sa ating bottom lane, eh, mabubuhay pa. Pero 50% na lang dito ang buhay dito ng ating ating YC dyan. Iiwan siya dyan ng ating Ling para sa item check natin dito. Ang ating Hayabusa, 4-5 ba kanyang pera dito. At eto, meron na siyang War Up dito. And Undrafted naman dito. And meron na dito para sa kanyang Ling. Now, Demon Hunter Sword. And that item check is brought by the one and only Yaku Bryan. Salamat po. Yes, pero eto, mga tambay, Yusong will fall down. Pandora napitas dito sa bottom lane, mga tambay, with a two-man rotation ng ating Undrafted. Pero eto, nako, the last turtle is up for the grab. Kanashi taking the life ng ating turtle dito. Pero eto, Milteed, so subok yatang umagaw, mga tambay. Pero hindi, Godsing Vision lang, mga tambay. Siyempre, Vision provided for the side ng ating Undrafted. Making sure nga ng mga tambay na nandito lahat ng miyembro ng ating SB Empire. Pero eto na, middle lane natin, Crumbs dito with this Bobius. Makakatalo na ba? Pero magkaka-engagement nga ba? Dahil eto, pumasok na ang ating Ganashi Wave Dragon. Ako nagamit na. Pero eto, makakatakbo pa. Pero babalik pa na ako. Eto na, Shadow Kill. Ginamit Tempest of Blade as well. Baksak ang Ganashi. Owen running low. Pero 7 Magic Dragon Ball. Tinawag na Shenron dito. Lumulusob na. Ahabulin pa ba? Pero eto, delikado buhay rito ng ating Farsa. Nako, running low. Isang 1 hit na lang dito. And he will fall down. Pero Jump Jump Brothers nag-war off na. Pero eto, Milty to the rescue, tutulong na sa engagement dito. Pero Yuzong standing strong dito sa gamit nga ng ating Pandora. Top lane natin, binabasag na ng ating Binogo. Beautiful play coming from Undrafted dito habang may kaguluhan. Nako, sasalisis tayo, babasag tayo sa top lane. Pero nako, I don't really see that is a good trade-off indeed, mga tambay, cause this is a tier 1 turret sa ating middle lane. Kapalit lang ang tier 1 turret nila sa kanilang top lane. Tama ka dyan. Sinamahan pa nga dito ng dalawang hero ng ating SB Empire. Pinatay dito ang ating Undrafted. Pero eto na nga dito si Parin Karu para sa ating middle lane. Warrocks naman ang sagot dito ni Parin Pagito para kay Milk Tea. Pero tignan natin kung enough na ba yan para magkaroon dito ng advantage ang ating Undrafted. Pero as of now, 5 ang kalamangan nila dito sa hero killing. And syempre, 3,000 naman ang lamang nila dito sa ginto. Tignan natin, mga idol, para dito sa ating core comparison. Kanashi dito sitting with 2 kills, 1 death and 3 assists. Compare dito sa ating si Vinogo sitting with 1 kills, 1 death and 2 assists.
Para sa kanyang lane, tingnan natin kung sino mas effective dito. Pero as of now, the map control is still on the side dito ng ating SP Empire. Nandiyan na rin ang ating Chugibara. Pero papasukin ba? Pero Jump Brothers pa kami for focus dito. Itampas dito ng tela ng ating Esmeralda. Tempest of Bait magagamit na nga yan. Pero the, oh my god, the Feather Airstrike off mark na nga dito. Ayan ang ating YC dito. Nako po, babaksak. Together with Bato Katos dito, mamamatay si P dito. Together with Phobius, that will be a 0-4 nating great. Pero day 1-4, pakita nyo, getting low. Meron pa nga dito ng flicker. Nagamit niya dito at nakatakas pa ang ating si paring Milk Tea. Nako, in terms of execution, medyo nakakalama ang ating SB Empire mga Tambay. Medyo maganda ang kanilang mga skill management dito mga Tambay. Talagang on point ang mga bitawan, hindi sila nagiging trigger happy. Unlike dito sa ating Undrafted, parang each and every time makakapit sila hero, bitaw kagad sila skill dito. Pero Federal Strike, ginamit na para isalba sana ang ating lane. Pero lane hindi may sasalba at babaksak dyan ang ating Binogo. Beautiful pick up once again mga Tambay, coming from SB Empire. Binogo dito, parang nawawalan na ng pag-asa mga Tambay. Tamang segue na siya rito. Upish mga Tambay, tuloy nga sinabi dito sa ating comment heroes, maganda picking ng ating Undrafted dito. Yun nga lang medyo, I really don't see mga Tambay bakit necessary na mag-segue sila rito. Given na kaya pa na naman makapagsabayan dito sa ating SB Empire. Pero ito, Yusong with Dragon 4. Pumasok na rito. Way of Dragon ginamit na. Esmeralda, Purify ginamit niya para makakancel nga ang ating Way of the Dragon. Falling Star Moon for 2. Nagkakatakbuhan. Delikado rito ating Perks XC. Running for his life but he will fall down. Kasama pa dito ang ating Phobius. Nako, trim and down sa side ng ating Undrafted. Plus, eto pa, may magmamarcha ang Lord mga Tambay dito sa ating bottom lane. Well, let's see. Nako, tier 2 turret. Middle lane dito. Babasagin ang dalawang miyembro. Pero eto, Binogo. Nako, pusong bato. Ayaw dumipensar. Ito, hindi ko alam mga Tambay. Nako, what he is waiting for. Sayang ang pagkakataon kanina mga Tambay dun sa engagement. And he could pick up sana someone from the side ng ating SP Empire. Pero hindi nga ganun nangyari. Pero eto, Binogo. Depending ang kanilang tori dito. Shadow kill ginamit. Pero medyo nasa mali yata ay mga Tambay. Pero makakatakbo pa naman ating Kanashi. Pedro Airstrike tumama rito. Dalawang beses sa ating Kanashi. Grabe kalati agad buhay ng Kanashi natin dito. Pero top lane nagmamarcha pa rin. Lord natin mga Tambay. Bottom lane. Basag na tier 2 turret. 4 kantos nilapag. Medyo delikado. Falling Star Moon as well. Pero eto binabasag na Tori dito. At nako, mukhang maaga matatapos ang ating bakbakan. Dahil Lord natin hanggang ngayon puno pa buhay. At nagmamarcha. Pumapalo na. Bumabasag na sa top lane dito ng ating Undrafted. Pasok ng Binogo. Pero eto, Shadow Kill gagamitin na ba? Tamang tower lock. Shadow Kill has been casted. Falling Star Moon once again killing that link. Pero eto, Yuzong mag-isa rito. Nako, wala na. SB Empire will take game number 1. Ito na nga, SB Empire ang unang-abante dito sa ating series pa sa best of 3. And tignan natin kung ano magiging sagot dito ng ating Undrafted. Kung ibibigay ba nila dito ang game number 2 or talagang ilalaban nila dito. At syempre dadali ng ating issues sa ating game number 3 para sa SB Empire. Ito na nga ang ating MVP of the game. The one and only si Paring Karu sitting with 10 kills, 1 death and 6 assists and having a score of 11.7 and secured the gold of 11,546 para sa team niya. Congratulations sa SB Empire.